Kumusta mga mag-aaral? Ako'y lubos na umaasa na kayo ay nasa mabuting kalusugan at kalagayan. Tapos na ang ating unang markahan. At ako'y lubos din na umaasa na marami kayong natutunan. Atin namang tatahakin ngayon ang ikalawang markahan. Sa unang linggo, ating pag-aaralan ang uri ng pamahalaan at mga patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Handa na ba kayo? Excited na ba kayo na madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa ating kasaysayan? Tara na mga bata! Mahalaang militar sa bansa. Minabuti ng mga Amerikano na magtatag ng pamahalaang militar dahil magulo pa ang bansa. General Wesley Merritt ay may kapangyarihan bilang tagapamahala, tagapaghukom, at tagapagbatas. Pamahalaang militar sa Pilipinas ay nakapagdulot ng pagbabago sa bansa para sa kabutihan ng mga pamayanan sa Pilipinas, tulad na lamang ng kapayapaan at kaayusan pagkatapos ng digmaan, sistema sa pagtatatag ng pamahalaan, hukumang sibil at kataas-taasang hukuman, unang halalang munisipal sa Baliwag, Bulacan noong Mayo 7, 1899, pamahalaang lokal, panlalawigan at panglungsod, paaralan sa mga lungsod na mga kawal na Amerikano ang mga guro at ipinakilala ang demokrasya sa Pilipinas. Pinamalas ng mga Amerikano ang sistematikong pamamahala sa Pilipinas. Pagkatapos ng pangangasiwa ng pamahalaang militar sa Pilipinas, sinimulang itatag ang pamahalaang sibil. Padala si William McKinley ng 2 komisyon upang siyasatin at suriin ang kalagayan ng bansa. Ito ay pinamunuan ni Jacob Sherman. Pagkatapos siyasatin ang kalagayan ng bansa, ito ang mga rekomendasyon ni Jacob Sherman. Una, pagtatalaga ng tagapagbatas sa mababa at mataas na kapulungan na inihahalal ng mga mamamayan. Pangalawa, pagtatatag ng pamahalaang lokal sa mga lalawigan at bayan. Pangatlo, pagpili sa mga Pilipinong karapat dapat na mamuno sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Apat, pagtatatag ng mga pamahalaang pampubliko. Panghuli naman ay ang pagpapalit ng pamahalaang militar sa pamahalaang sibil. Pinamunuan naman ni William Howard Taft ang ikalawang komisyon, alinsunod sa mga rekomendasyon na itatag sa Pilipinas ang mga sumusunod. Una, naglaan ng 2,000,000 piso para sa mga nasirang daan at tulay dahil sa digmaan. Pangalawa, nagtakda ng serbisyong sibil. Pangatlo, nagpasimula ng paaralang pampubliko. At panghuli, nagtayo ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng kawanihan ng pagsasaka. Ilipat ang pamahalaang sibil mula sa pamahalaang militar. Pinasinayaan ng pamahalaang sibil para sa pagtatalaga kay Taft bilang unang gobernador sibil. Hinirang si Cayetano Arellano bilang punong maestrado sa kataas-taasang hukuman at Gregorio Araneta bilang kalihim ng pananalapi. Patupad ng patakarang pangkapayapaan ang mga Amerikano upang maipatigil ang mga natitirang pangkat ng nag-aasang Pilipino. Ipinalabas nila ang mga sumusunod na batas. Una, Sedition Act. Ito ang pagbabawal ng paghihimagsik laban sa mga Amerikano. Pangalawa, Brigandage Act. Ibinibilang na bandido, tulisan o magnanakaw ang mga lumalaban sa pamahalaang Amerikano. Pangatlo, pinatupad ang SONA kung saan tinitipon ang mga mamamayan upang tukuyin ang mga giriliang nagtatago sa pamayanan. Ito ang Reconcentration Act.
Ang pang-apat naman ang pagbabawal sa pagwawagayway ng bandilang Pilipino kahit anong oras o okasyon. Ito ang tinatawag na flag law. Bagamat pinipigilan ang pagnanais ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan, marami pa ring paraan ang ginawa nila upang maipagpatuloy ang pagpapahayag ng kanilang damdamin. Maraming salamat at sana'y marami kayong napulot na aral mula sa ating aralin sa araw na ito at sa linggong ito.